Good day, mga kapamilya! This is Solid Kapamilya, the latest series of contract signing events for your favorite Kapamilya stars. I'm your host, Ayi De La Cruz, and for today, the artist who will sign his network contract is the child wonder who has literally grown up before our very eyes, both physically and artistically, as he continues to develop in every project that is given to him. This is Zaijian Jaranilla. So if you've been a longtime supporter of Santino, Tim, Ding, Gio, or any of his memorable characters, please support the actor behind these effective performances. Post online using the official hashtags, hashtag SolidKapamilya2023 and hashtag SolidKapamilyaZaijian. Together with you supporting him since day one is Star Magic Head of Working Child Management and Senior Talent Manager, Miss Chris Tapa. Also signing with him are our beloved ABS-CBN bosses. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Special shoutout na rin kay Bro na sigurado akong kasama rin natin ngayong araw. Kaya naman, tawagin na natin ang best friend ni Bro, mga kapamilya, Zaijian Jaranilla! Naman. Mabuti po, masaya, tsaka kinakabahan lang. Ayun nga, sabi kanina ni Miss Chris, kinakabahan yan. Huwag kang kabahan, nandito kami lahat para suportahan ka. Salamat po. Already ka na ba sa question and answer? Biglang tinakot. Baka nga po wala akong masagot eh. Di, kayang-kaya mo to, kasi tungkol naman ito sa iyo at sa iyong journey, Zaijian. So, balikan lang natin, halos dalawang dekada ka ng kapamilya. Palakpakan naman po natin si Zaijian. So dahil nga halos dalawang dekada na, gusto namin malaman saan ba galing ang iyong determination at drive para magpatuloy pa rin. Grabe yung dalawang dekada. Parang ang bilis po ng panahon. Actually, di ko rin po akalain talaga na parang abot ako sa ganito. Pero sobrang thankful po ako sa lahat na nangyari sa akin ngayon. At feeling ko po yung determination at drive na nakukuha ko palagi dahil sa family ko. Kasi sila naman talaga yung reason kung bakit ko pinagbubutihan lagi at pinagpapatuloy lahat ng mga ginagawa ko. Kasi gusto kong bigyan sila ng magandang buhay at yung... Ba't nakakaiyak? Ano ba ito? Interview lang eh. Rinig na nga namin, nagbibinata si Zaijian yung boses niya. Bali, yung family ko po talaga yung... source ng strength ko kung bakit ko pinagpapatuloy ito. At syempre, yung nakuha ko rin na suporta galing sa kanila at yung mga friends ko from showbiz, sila Cyril, lahat po ng mga nakasama ko ng mga matatanda na senior artist, lahat yun, baon ko po lahat ng mga tinuturo nila sa akin. And feeling ko yun po yung drive na dahilan. Grabe yung matatanda. Zaijian, konting preno naman doon. Totoo po kasi, so, ang tatanda na po ng mga nakasama ko simula bata pa. Sila Tito Dominic. Nag-drop pa ng pangalan. Nag-drop pa. Grabe talaga to si Zaijian. Pero we love it. Oh, sobrang honest na kapamilya natin. Shout out po kay Mr. Dominic Ochoa. Shout out Tito Doms, miss you. Pero ito, Zaijian, bilang yun nga, nakita ka talaga namin na lumaki ka before our eyes. Talagang feeling namin, anak ka namin, isa kang solid kapamilya. Pero para sa'yo ba, ano ang halaga ng pagiging isang solid kapamilya? Para sa akin po, ang ibig sabihin ng pagiging isang solid kapamilya ay yung walang iwanan. Walang iwanan sa hirap at ginhawa. Para ibig ko po sabihin, kasi buong buhay ko parang sa showbiz ako lumaki, ganun. Ang dami kong nabuong pamilya na sa prod, yung mga pinagdadaan na namin sa prod, kala ng mga tao, madali lang yung ginagawa namin sa taping, pero sobrang hirap niya. At dahil doon, nakakukuha ko ng
nagkaroon ako ng pamilya, ng iba't ibang pamilya. Simula kay nila Sir Deo, sa iba't ibang prod, sila sa Star Creatives, sa Star Magic. Grabe po yung suporta na binibigay po nila sa akin. At sa outside naman ng trabaho, yung pamilya ko rin laging nandyan para sa akin. At yung despite ng lahat na nangyari sa ABS, hindi nila ako pinabayaan. At para sa akin, yun ang isang solid kapamilya. At sabi mo nga, walang iwanan, and you're here today to sign your new network contract. So ito na, bumati ka na sa bosses natin, Zaijian. You may now proceed to the stage. Go ahead. And now Zaijian is being greeted by our dear ABS-CBN bosses, all smiles because of his answers kanina. Isa talaga si Zaijian sa mga nakita nating lahat, mga kapamilya na lumaki simula nung may bukas pa at hanggang ngayon na nasa senior high na siya. Alright, Zaijian, maaari ka nang maupo together with our dear ABS-CBN bosses. And this is it. Tayo po ay magpupunta na sa ating contract signing. Zaijian, oras na para pumirma. Hanggang ngayon po ay usap-usapin pa rin po si Mr. Dominic Ochoa sa ating table. Opo. But throughout the years, you know, totoo naman po talaga ang sinabi ni Zaijian. He has been with the Kapamilya Network since he was very, very young, from May Bukas pa, andyan ang Noah, Lorenzo's Time, Boy Yet, Not a Girl Yet, Ang Sayo Ay Akin, hindi natin malilimutan ang The Broken Marriage Vow, Darna, at ang Senior High. At ngayon nga po sa kanyang pagpirma ng kanyang network contract, ay for sure marami pa tayong aabangan na iba-iba pang mga proyekto para kay Zaijian. And now we can see Zaijian signing the contract, cementing his status as a solid kapamilya. Thank you so much, Zaijian. Talagang every page. Oo, gustong-gusto niya talagang pirmahan. Maraming salamat, our solid kapamilya, Zaijian Jaranilla! Pero Zaijian, hindi dyan nagtatapos ang ating network contract signing because we prepared a little gift for you. At such a young age, Zaijian has already achieved several milestones in the industry. To know some of them, let's watch this. In 2006, at the tender age of 5, Zaijian started to appear on our screens. But it was in 2009, with his breakout role as Santino in the phenomenal primetime series May Bukas Pa, when he became a household name, when he encouraged everyone to believe in Bro. Bro, nahihiya ka ba? Naging nakakunin mo na to. Kamalipasan ka pa ng gutom niyan. The first time I've worked with Zaijian sa May Bukas Pa. Playful yung bata, malambing. He is also professional. Magaling na bata. Magaling umarte. I'm just amazed sa isang batang nag-uumpisa, 7 years old, yung kakayahan niya na magbigay at mag-share ng emotion. And alam ko at naramdaman namin na malayong mararating na tong batang. After receiving numerous awards with his endearing portrayal of the miraculous boy, Zaijian continued to enhance his acting brilliance with more challenging roles, from family-oriented shows to controversial projects conveying powerful messages. I'm blessed to be, you know, there for him, you know, when he was starting out. And until now, hindi niya nilagay sa utak niya yung success na nakuha niya from him. Kaya naman nakikita mo yung growth niya, kumbaga progressive yung mga shows na ginagawa niya, hindi siya na-stuck dun sa success na binigay ng May Bukas Pa sa kanya. And I know there's still a lot of things that are in store for him because hindi siya gifted, but it's really skilled. And he has what it takes to make it longer, bigger, and let his star shine even brighter as the years go by. And now, as a young man, Zaijian continues to show his passion for his craft. A true kapamilya in the service of the Filipino, both in real and real life. Ang naitulong po sa akin ni Zaijian Jaranilla, napakarami po. Nakapagpaaral po ako ng aking mga anak.
nakapagpatayo po ako ng sarili kong tahanan at tingit sa lahat po. Pinagkaloban niya ako ng maliit na tindahan na hanggang sa ngayon ay amin yung pinagyayaman at doon kami kumukuha sa araw-araw namin pangangailangan. Kahit naging driver lang niya po ako, binigyan niya po ako ng importansya at ang buong pamilya ko. Kaya ang kahilingan ko po, manatili po siyang maging mabait at tingit sa lahat. Huwag siya makakalimot. Tumawag kay bro. Sage, ako pa rin yung kuya mo. Anytime na kailangan mo ang kuya Dominic mo, nandito ako para sa'yo. I'd like to congratulate you. 14 years with ABS. It just shows kung gaano mo kamahal ang trabaho. So patuloy mong mahalin ang iyong trabaho, ang blessing na ibinibigay ng Diyos. At huwag mong kakalimutan siyempre na balikan yung mga blessings mo, how you started. You can move forward with your feet on the ground. I love you, brother. Congrats again. To Zeech, congratulations sa pagpirma ng network contract. I know na yung loyalty mo sa ABS hindi matatawaran. So I'm happy that you stayed on. Maraming mga projects na na-line up. And kung kailangan mo ako anytime, you know, I'll always be here for you. I miss working with you. I miss hanging out with you. Love you. Congratulations. Zaijian, as you continue your journey in the industry, we are proud to be part of your growth and looking forward to more years with you, our solid Kapamilya. And with that, Zaijian, accept the small souvenir of your contract signing from Tita Corn. There you go. Okay, Zaijian, ngayon naman, it's time to hear from you. After watching that VTR, nakita mo yung mga mentors mo na nagbigay sa'yo ng mensahe. Matatandang mentors daw, sabi ni Direk Lauren. And of course, yung natulungan mo na iyong driver na sabi nga niya, nabigyan mo ng nakapagpatayo siya ng bahay, ng tindahan dahil nagtrabaho siya para sa'yo. So, and of course, yung binalikan natin na journey mo nung batang-bata ka pa. Ano ang reaction mo after seeing all of that, Zaijian? Siguro, unahin ko po muna mag-sorry kay Dito Dominic. Sorry po, Dito Doms. Kuya lang daw, sorry kuya. Sorry po, Kuya Doms. Siguro po ang masasabi ko lang sa napanood ko, parang nung nagsisimula po kasi ako, hindi ko naman alam na parang trabaho. Ang alam ko lang, naglalaro lang ako. May kakwento lang po ako na short story kasi nung nagsisimula po ako, nung kinuha na ako sa May Bukas Pa, may kunento lang din po sa akin ng lola ko to na sobrang tantrums ko. Tapos yung director na si Direk Jerome Pobocan po, na parang nagalit siya sa akin kasi nagtatantrums nga ako, wala silang makunan na eksena. Sabi niya, pag di nyo pinatahan yung bata na yan, papalitan ko yan. Tapos yun po, yung lola ko tsaka yung manager ko kinabahan na. Yung lola ko, nilakad po niya ako sa buong simbahan ng San Fernando. Tapos meron po kaming laging pinupuntahan doon na nasareno na nahawakan ko po lagi yung paa niya. Tapos nagdadasal lang kami ng lola ko doon palagi. Hanggang sa, ayun, nakunan ko na yung first sequence ko. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na, then sabi nila yung May Bukas Pa daw, parang filler lang dapat siya na month lang siya, ganun lang po siya kahaba. Then humabot na ng sobrang ng isang taon, ganun. And hindi ko po ina-expect talaga yun. Sobrang thankful po ako sa experience na yun. At sa lahat ng mga nakasama ko, yung mga napulot ko na aral, ina-apply ko pa rin siya hanggang ngayon. At sa lahat ng mga natulungan ko, hindi lang ako nakatulong sa inyo, pati kayo natulungan niyo rin po ako. Kaya binabalik ko lang din po yung favor at lahat ng ginagawa ko,
Sorry po, Sir Carl. Yun, lahat ng mga tinulungan nyo rin ako na kaya ako umabot sa ganitong punto. At sobrang thankful po talaga ako doon kay Tita Chris sa ABS-CBN, sa mga bosses. And pabang buhay ko po siyang dadalin. Yan, salamat. Such a heartfelt message. Okay lang yan. Okay lang yan, Zaijian. Grabe, no? Emotional roller coaster. Kanina tawa tayo ng tawa, tapos pinaiyak mo naman kami ngayon. Grabe ka talaga, Zaijian. Pero sa ngayon, ito ulit, emotional roller coaster ride. Kailangan ka naman namin imbitahan para sa ating picture taking. So, picture i-ready taking. Mo na ang okay, iyong smile, Zaijian. Pero sige, we'll give you a moment. Sensyo na po, iyakin kasi ako eh. But thank you so much for your beautiful story. Sa iyong journey as a kapamilya. Oo. So, Zaijian, when you're ready, kindly stand for a photo op with our dear ABS-CBN bosses and of course, Miss Chris, na talagang nakasama mo from the start. Napakaganda, no, na balikan ang mga pinagdaanan ng ating mga kapamilya stars and ramdam na ramdam natin sa kanilang mga mensahe kung gaano ka-humble pa rin at talagang mapagpasalamat sila sa ating Kapamilya Network for giving them the opportunity to inspire and help more people. At dahil dyan, isa ka talagang solid kapamilya. Zaijian, we'd like to invite you here in front for your solo photos. There you go. Okay. We can't wait to see what else is in store for Zaijian sa kanyang more years as a solid kapamilya. Zaijian, meron akong request. Isang may bukas pa post naman. Yung gano'n. Nakalohod? Sige, kung gusto mo. Sige, after all. Yung ano muna, formal. Smile. There you go. Grabe, ang laki na talaga ng pinagbago ni Zaijian. Napakalaki na. Ayan na, may bukas pa. But of course, as we can see, he's still the same Zaijian that we love. Oh, iconic. Sobrang iconic niyang post na yan, Zaijian. Thank you. Once again, congratulations to our solid kapamilya, Zaijian Jaranilla. And now you may share your story of your contract signing in your media conference. You may now proceed to the media conference with Jaiho! Salamat, VJ Ayi! At syempre, nandito pa rin tayo sa ating Grand Media Con para sa ating mga paboritong kapamilya stars na pumipirma nga po ng kanilang renewal of contract o kaya naman yung iba mga first-timer na pipirma sa ating Solid Kapamilya 2023. And this time, makakasama naman natin si Zaijian Jaranilla para sa ating Solid Kapamilya, Zaijian. Kasama pa rin natin ang ating mga invited internal press or internal media from ABS-CBN at kayo pa rin po ay nakatutok sa official YouTube channel ng Star Magic. Ako po si Jaiho and I'll be your host for today. Heto na, i-welcome na natin. Of course, we have Zaijian Jaranilla. Hi, Siege! Fresh from pagkakaiyak. Oo, hello. Magandang hapon. Ayan, Alika, samahan mo muna kami dito. Welcome to your Grand Media Con after your contract signing. Bago ang lahat, Siege, batiin mo lahat ng mga kapamilya viewers, ang mga nanonood sa YouTube channel ng Star Magic. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng press people na kasama po namin ngayon dito. At sa lahat ng nanonood online, maraming salamat po sa pagsubaybay. Thank you. Siege, simulan na natin. Maraming mga gustong magtanong sa'yo, pero ako na munang mauuna. Now that you experienced this kind of contract signing with our bosses, anong tumatakbo sa isipan mo kanina nung naglalakad ka palang papasok at nung nandun ka na mismo sa tabi ng mga bosses, tapos renewal of your contract with ABS-CBN? Sa totoo lang po, Kuya Jay, sobrang kabado po talaga ako. Yung puso ko, grabe yung kaba, yung kamay ko, grabe yung pawis. Parang wala pa akong,
hindi pa nagsisink in sa akin na nandito ako ngayon sa contract signing. Then, habang naglalakad ako, nakita ko yung mga boss. Ang ganda ng view, ang ganda ng setup. Feel na feel ko yung welcome ako sa ABS. Mm-hmm. Tapos nung kasama ko na yung mga boss and sign, then may pinakita sila sa akin ng mga message VTR. Na mga VTR. Sobrang doon ako nawasak. Pero ayun, sobrang saya ko po. Syempre honored, grateful ako na nandito po ako ngayon. Meron bang moment sa career or time sa career ni Zaijian? Syempre alam naman sa industriya na kapag ka child star ka, 'di ba may tinatawag na awkward stage. Apo. Pero parang ikaw, mabilis lang yung naging ganong eksena sa'yo at pagbalik mo, talagang nandyan pa rin yung nagmamahal sa'yo at Santino pa rin nga yung tawag sa'yo eh. Kamusta yung time na nung na-experience mo yung awkward stage na yan? Nung na-experience ko po siya, parang hindi po siya talaga yung matagal na awkward stage. Nagkaroon pa rin po ako ng yung mga MMKs, ipaglaban. Parang naisip ko nga po doon ako nahasa ng husto. Kasi every week, iba-iba po yung roles na ginagampanan ko. And sobrang thankful din ako sa ABS. Kasi kahit wala akong teleserye, parang every month nasa MMK ako. Si Ma'am Charo ang tawag na nga sa akin, Suki. Yun po. Kaya yung awkward stage, parang thankful ako na nalagpasan ko siya agad. Yun po. Last question bago ko iba to sa mga kasamahan natin dito. I wanna ask you kasi syempre natatawa nga ako na sabi ko grabe nung bata talaga, 'di ba? Literal na bata ka. Parang baby na namin siya kay Nanay Gio before, sila nila Cyril. Sige, anong pinagkaiba nung bagets ka na number one na talaga yung teleserye mong May Bukas Pa, ang tagal nag-run. Na ngayon naman, sa serye, mga senior high, mga ganyan. Paano ka sa set noon sa ngayon? Ano yung masishare mo sa amin na change as a Zaijian Jaranilla nung baget siya sa ngayon? Ayun, sobrang laki po ng pinagkaiba. Gaya nga po nung sinabi ko kanina, nung bata pa ako, kala ko laro-laro lang yung sa set. Tulitripan ko lang yung mga tao, ganun. Pero habang tumatagal, naisip ko na, trabaho pala to. Tapos kailangan kong makisama yung respeto na binibigay sa akin. Kailangan ko rin siya ibalik. Kaya po siguro, sobrang tuwang-tuwa din ako kasi iba yung naging experience ko. Thankful ako na dahil sa kanila, ganito ako ngayon. Yung lahat ng mga nakasama kong artista, binabaan ko lahat ng mga lessons na binibigay nila sa akin. At pinaka-importante talaga yung pakikisama. Tsaka yung pagiging passionate mo sa trabaho mo, yung pagiging professional mo. Kahit gaano ka nakatagal, wag mong aalisin yun. Yun po. Totoo. At pinaka di ko malilimutan sa media ko na to, tinawag mo akong Kuya Jai. Ay, sorry. Joke lang, pinibiro ko lang. Dati kasi yung pala. Okay. Sanay naman ako, yes. Hindi, mahal na mahal ko yung batang yan. Siyempre, di ba? Kaya nga sabi ko, nung bata siya, siguro mga 12 lang ako, no? Magka-batch tayo. Actually. Halos. Ang ganda. Magka-edad. Joke lang. Pero ito na. Si Pink Shason of PEP, may katanungan siya para sa'yo, Sitch. Hi, Pink. Hi. Congratulations sa iyong bagong contract. Salamat with po. Star Magic, no, and ABS. So, naalala mo pa ba yung unang-unang talent fee? Kung magkano na yung na-receive mo? And ano yung binili mo noon? Nung panahon? Oh, naalala ko po yan. Kwento ko lang po . Ano po yun? First appearance ko po yan sa ABS as a talent. Ang una-una ko po nakita ng artista ay si Miss Angel Oxine sa Lobo noon. Tapos, ang talent fee na binigay sa amin nung talent coordinator, 300 pesos. Tapos, parang burger machine na lang ata yung binili namin pangkain dun sa 300 na yun. Yun po. So talagang nag-start ka ng very humble beginnings, no? Yes. Afterwards, nung nagbida ka na, or yung mga, even yung mga ngayon mo siguro na pwedeng ma-share, ano na yung mga nabili mo for yourself or na-invest mo? Siyempre po, nag-invest na po ako ng bahay para sa family ko. And
nakabili na rin po ako ng sarili kong kotse. Sobrang thankful po ako doon kasi pinaghirapan ko po yun. At may mga, nabili rin po ako na lupa sa Mindoro, rice field naman po siya. And yun po yung mga investments. So looking back, no, parang talagang ang ganda nung nagawa ng career mo sa iyo. Siguro ano yung ma-share mo na lang na parang mula dun sa humble beginnings na yun, ganun na yung narating mo sa yung career na kapag provide ka for your family. Siguro po parang nung bata pa kasi ako, di ko naman talaga alam na trabaho yun. Nung habang lumalaki lang ako na naisip ko na trabaho pala talaga siya. Tapos, siguro ang mabibigay ko lang na advice ay wag yung mga kaedad ko na wag silang maiinip. Kasi kung para sa'yo talaga yan. Wag ka lang mapapagod, wag ka lang susuko sa gusto at sa mga pangarap mo. Last question. Ano yung nililook forward mo na lang sa iyong career ngayon sa ABS? Syempre po, I'm looking forward sa success at syempre sa lahat ng projects na binibigay sa akin. Gagalingan ko pa. Yun po. Maraming salamat, Pink. Thank you, Sid. Ayan, susunod. Agad-agad ang magtatanong naman mula sa ABS-CBN PR. We have Tonch. Hi, congratulations sa new contract mo. How do you feel about the consistent good feedback from the audience sa performances mo in The Broken Marriage Vow, Darna, and now sa Senior High? Grabe. Syempre, sobrang thankful po kasi na-notice po nila yung acting ko. At parang di ko rin akalain na sobrang nilang di ko rin akalain na sobrang magugustuhan nila yung mga binibigay ko kasi para sa akin lang binibigay ko lang talaga kung ano yung hinihingi ng mga eksena, and I'm so happy na nakikita yun ng mga tao at dahil doon mas pinapagigihan ko pa lahat ng mga binibigay sa akin na role. Kailangan pag may binigay sa akin, hindi ko siya gawin kung paano ko ginawa yung last role ko. At yun po siguro nagiging gasolina ko rin para ipagpatuloy yung mga roles na binibigay sa akin. Speaking of roles, ano pa yung next mong dream role ngayon sa new chapter mo with ABS-CBN? Sa ngayon, parang wala pa po akong dream role ngayon. Absorb lang ako ng absorb ng mga roles. Kasi bawat roles yan, may ituturo siya at may iiwanan siya na leksyon para sa'yo. Kung meron kang wishlist ng mga artista na gusto mong makatrabaho, sino yun? Can you share with us? Siyempre, top one po si Miss Judy Ann Santos. At gusto ko po ulit makatrabaho si Kuya PJ, Kuya Piolo po. At parang yun lang, Miss Judy Ann and Kuya PJ po. Thank you so much, Jaiho. Maraming salamat, Zaijian. Ayan, ang cute, no? Ngayon natin naririnig yung mga wishlist, ganyan. Talagang Christmas is in the air. Yes. Ayan, sorry, dahil wishlist, chika. Ayan, syempre. Syempre kasi parang seryoso kayo, diba? Kaya gusto ko naman may undas po, Kuya Jai. Ay, may undas, undas po. Kaya nga, naunahan tayo sa wishlist. Wala naman kasing undas wish, diba? Walang ganun na. Oh, last question will come from Frances Hoson of Star Magic. Hello. Hi. We love seeing you with Zaril and Blythe in one show, especially as child actors kayo before. Salamat. How does that make you feel, especially yung humble beginnings nyo? Paano mo naalala yung beginnings mo as an actor, working with them? Siguro po simulan ko muna kay Sai. Kasi nagtatalent-talent pa lang po kami niya ni Sai. Magkasama na po kami ng modeling, mga modeling workshop, acting workshop. Asot pusa kayo niya nung bata kayo. Sobra po. Ako yung nambubuli sa kanya palagi. Eh yun, palaban yun. Hindi siya yung babae na iyakin. Ganun. Umiiyak siya pag sobra na yung pagkabuli ko. Pero sobrang best friend ko po yung si Sai. At sobrang happy rin ako kasi kumbaga, nawala siya ng saglit, pero
bumalik ulit siya. At nung bumalik siya, nagtatanong-tanong siya sa akin, na, Kuya, paano pag bumalik ba akong ganito? Ano ng sistema? Ano nang mangyayari? Ako po, hindi naman ako nag-stop. So, nagbigay rin ako ng mga advice sa kanya. At nung nalaman nga namin na magsasama-sama kami dun sa senior high, sobrang saya naming tatlo dahil ang last na pinagsamahan pa namin, 2014 pa po. Eh, sobrang bata pa namin noon. Ang dami nang nangyari sa buhay namin. Dami nang pinagdaanan. At sobrang happy ko din kasi napapag-usapan na namin yung mga pinag-uusapan mga matatanda ng mga sa buhay-buhay. Kasi dati, puro lang naman kami laro. Wala kaming pakialam sa kahit ano. Pero ngayon, sa family, napag-uusapan na namin yung sa senior high, yung mga social media issues, lahat yon, lahat ng topic na pag-uusapan namin. And natutuwa ako kasi kahit matagal kami po hindi nakita, yung samahan namin, parang nandun pa rin, hindi siya nawawala. Yan po. Thank you. Thank you po. Thank you, Frances. Sorry, hindi pa pala yun yung last question natin kasi meron pa tayo kay Camille. Miss Camille, hello. Hello. Hello po. Hi po. Hello. First of all, congrats Zaijian sa renewing na contract mo. Salamat po. Ayan. So, my question is, since nag-start ka as child actor, and now you're here renewing your contract, what advice can you give sa mga aspiring actors like you? What advice? Siguro gaya nga nung sinabi ko kanina, kung para sa'yo talaga yan. Huwag kang susuko. At laging merong inspirasyon dyan na darating. Kung down ka, malungkot ka, huwag kang mawala ng pag-asa dahil laging nandyan yung family mo para suportahan ka, yung friends mo, at syempre yung mga, kahit nasang ano ka man, trabaho, or kahit sa showbiz, lahat ng mga nasa paligid mo, may magbibigay at magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Yun po. Okay, thank you. Next is, may isa pa pong question about senior high. Can we expect any other surprise? Can we expect any surprises that we can look forward kay Tim? Especially may bisexual tendencies yung character ni Tim. Mm-hmm. Parang, ako po, parang hindi ko pa pwedeng sabihin. Eh. Sorry po. Pero darating tayo dyan. Abangan. Hindi po abangan eh. Huwag abangan. Charis. Magugulat kayo, promise. Kahit ako, nagulat ako eh. So, may shocking revelation. Yes, last na, bago tayo matapos. Kasi diba, Siege, ikaw, child superstar ka. Diba? Totoo naman talaga, diba? Sa may bukas pa. Tapos, parang lahat ng tao, kilalang kilala si Santino, kahit saan pumunta. Na-share mo na ba sa lahat yung naging journey mo na bilang bata, parang hindi normal. Di ba, pag nagmumall ka dati, nakamaskara ka? Opo, nakamaskara ako. Meron akong Iron Man mask dati, yung tabon buong mo. Tapos? Tapos, ito may kukwento lang ako, mabilis lang. Nasa SM kami, department store. Tapos, tinanggal ko lang saglit yung mask ko, then may nakakilala sa akin. Hanggang sa dumugo na yung mga tao. Na. Nandun na ako sa may cashier, doon sa may ilalim ng table nakatago. Then sumaklolo na yung mga gwardiya. Dinala na kami doon sa may parang stock room nila. Ganun na po yung ano, yung nangyari. Then nung nandun ako, sabi ko, ha, normal ba 'to? Kasi ibang bata, hindi ko naman nakikita na ganito. Then ayun, na-realize ko, okay. Ano pala, si Santino ako, yun. Nakaka-inspire ako ng ibang tao. Meron pa nga dati, may nagpapagamot pa sa akin. Ganun. Papagamot? Totoo po. Bulaga. O, totoo. Pero kilala yung boses ko. Tapos nagpapagamot siya sa'yo? Opo. Akay-akay siya ng apo niya. Tapos lumapit siya sa akin. Sabi niya, Santino. Tapos pagkatingin kong ganun, hinawakan niya yung kamay ng lolo niya. Tapos pinahawak niya sa kamay ko. Sabi niya, lo, si Santino po yan. Tapos sabi sa akin ng matanda, Santino, pagalingin mo ako. Very effective na artista, di ba? Pero ito, maganda to. Gusto lang marinig, syempre, from being a star magic artist, paano ka ginabayan ng star magic na, siya, hindi normal yung ganun na kilalang-kilala ka sa superstar ka. Syempre, di ba mahirap yun sa bata, tita? Oo. Sobra po yung... Ginaguide ka nila ng bongga.
grabe po yung pag-guide nila at pag-protekta po nila sa akin. Explain nila sa'yo na ibang klaseng bata ka kasi nga nasa prime time. Hindi naman po like explain na ganito yung estado mo. Pero yung ba parang hindi po sa ganung aspeto nila ako ginaide sa savings, sa ganyan. Sa savings, sa family, sa trabaho. Pero, sa future mo. Sa future. Pero hindi po nila finid sa akin na, ganito kang bata, ganito kang artista, namulat ka sa ganito. Kaya, siguro po, nung nagkaisip na ako, Ikaw na mismo yung naka-realize. Ayun! Sorry na. Buti na lang, close tayo, Sige. Buti na lang, alam ko yung mga kasunod. Kuya Jai, tulungan mo ko, Kuya Jai. Nasagot ko na, saka mo lang na-realize. Ikaw, ako na lang kaya mag-interview sa'yo. Pwede. Sorry. Pero yan, palakpakan po natin, of course. Zaijian Jaranilla, di ba? Napaka-ano niyan, bait na bata talaga yan. Siege, tayo tayo at pwede na tayong mag-take ng picture kay Zaijian. Solo photo po niya. At maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Sana po ay nag-enjoy kayo sa episode na ito ng ating Grand Media Con ng Solid Kapamilya 2023 with Zaijian Jaranilla. Gamitin ang official hashtag Solid Kapamilya, Zaijian, at syempre, abangan pa ang mga favorite Kapamilya stars na pipirma ng kanilang network contracts. We will be dropping more videos sa mga susunod na araw sa aming YouTube channel ng Star Magic kasama si Ayi de la Cruz. Ako po si Jai Ho for Solid Kapamilya 2023. Bye!